purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng 26 na linggo sa pangrang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon mga kaisa sa atin sa mita ng live streaming through Facebook, Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, sa aklat ng propeta Zacarias ay may hula ang propeta na maraming mga tao ang pupunta sa Jerusalem sapagkat nabalita na mga Hudyo ay pinatnubayan ng Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Lucas na ang Panginoong Hesus ay nagpasya na pupunta sa Jerusalem. Darating na ang araw ng kanyang paakyat sa langit matapos tubusin ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Sa ating buhay, tayo'y tinubos ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan tayong magsisisi at aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at iyong laging ipinakakita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kanang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkaloob mo sa kalangitan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga iba't ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na iyon,
sampu-sampung dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo, ay makikiusap na isama sila dahil sa balita ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling nating lubos. Sa bundok ng Siyon, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angkan ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay, o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling nating lubos. Pag itinala ko yaong mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang basang Ehipto at ang Babilonya. Ibibilang ko rin yaong Pilistiya, Tiro at Etiopya, at tungkol sa Siyon, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin, at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling nating lubos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng taong do'y mamamayan. Lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling nating lubos. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasyan niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Pumayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya ay patungo sa Jerusalem. Nang makita ito, nina Santiago at Juan ay kanilang sinabi, "Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila?" Ngunit gumaling siya at pinagsabihan sila, "Hindi ninyo alam kung anong uri ng Espiritu ang suma sa inyo," sabi niya, "sapagkat naparito ang Anak ng Tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila." At nagtungo sila sa ibang layon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-26 na linggo sa kanilang panahon, sa unang taon ng ating pagdiriwang.
Ang ating pong mga pagbasa ay patungkol sa patungo sa Jerusalem. Ang Jerusalem, kuminsan ay tinatawag na Zion. Pero tinatawag na Jerusalem sapagkat ang dalawang salita ito, Yero at Shalom. Shalom ibig sabihin kapayapaan. Yero ay burol o bundok, bundok ng kapayapaan. At itong pagkaroon ng kapayapaan ay ang kapayapaan na kapiling nila ang Diyos. Sapagkat hinuhula na ni Propeta Isaias, Kapitulo 7, versetulo 14, na ang Diyos ay magiging Immanuel. El, Panginoong Diyos, Imano, kapiling. At ang pagiging kapiling ng Diyos, sinuhula pa ngayon sa ating unang pagbasa. Ni Propeta Zacarias, Kapitulo 8, versikulo 20 hanggang 23, na ito yung mga nalabi ng mga Hudyo dahil sa kanilang pagkatapon sa ibang bansa, na hindi na sila ang inaapi at mga bihag, bagkos sila na ang magiging simbolo ng pagnanahan, ng presensya na mapagligtas na Diyos na si Yahweh. Kaya sinasabi na maraming mga tao sa iba't ibang bansa at mga makapangirihan man o mga aba ay makiusap sa mga Hudyo na sasama sila papunta sa Jerusalem sapagkat pinatnubayan sila ng Diyos. Kaya laging ating maalala din sa aklat ni Zacarias, Kapitulo 8, versikulo 23, na ang panging Diyos ay kapiling natin ng lubos, na ito ang tugon natin sa Salmo 86, na kung saan ang bundok Sion o Jerusalem ay itinayo na sentro ng bayan ng Panginoong Diyos na si Yahweh, sapagkat ito ay mga simbolo ng ating pagkabuklod bilang sambayanan ng Diyos. Kaya, ang mahalaga sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 9, versikulo 51 hanggang 56, ay mismo ang versikulo 51. Ito yung tinatawag na punchline sa Biblia. Pang-sentro, pang-focus. At kinasabi dito sa versikulo 51, nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Kung atin pong tingnan, ito ang simula sa bahagi ng Ebanghelyo ni San Lucas mula Kapitulo 9, versos 21 hanggang Kapitulo 19, versos 28, ang pagpunta sa Jerusalem. One-third sa buong Ebanghelyo ni San Lucas ay ito yung pagpunta ni Jesus sa Jerusalem. Bakit po ito'y mahalaga? Una sa lahat, ito yung katuparan ng pangako ng Diyos na iligtas ang kanyang bayan at iligtas ang lahat ng tao. At kailangan ating Panginoon ay pumunta sa bundok Zion o Jerusalem, bundok ng kapayapaan. Ang kapayapaan o kaligtasan para sa lahat, sapagkat ang Shalom, hindi lang po ito kapayapaan, ito yung pagkaroon ng kaganapan ng lahat upang mapayapa sila na kapiling ang Panginoon. Kaya mahalaga po dito ang mga salita na dapat nating tingnan. May salita po dito, una, ng koinoko na Griego
Simplorostai, na ito yung kaganapan. Ibig sabihin, maganap na ang lahat at ang ating Panginoon, darating na ang kanyang araw, Himeras, kanyang mga araw, na siya ay paakyat, analimpsas. Itong analimpsios, analimpsas, ay makaalala sa atin sa nangyari ng Propeta Elias na ating makita sa pangalawang aklat ng mga hari, Kapitulo 2, Versikulo 9 hanggang 11. Itong pangalawang aklat ng mga hari na nagsabi na si Elias ay iakyat sa pamagitan ng isang sasakyan ng apoy. Na ito yung pagpapahayag ng ating Panginoon, hindi siya iakyat ng apoy. Siya mismo ay aakyat at magpadala siya ng apoy, ng espiritu. At ang kasunod na salita ay ang kanyang mukha. Siya ay nagpasya ng malalim. Kaya ang tawag dito, prosopon, eastern reason. Itong prosopon, ibig sabihin, naroon na, nakatuon na ang kanyang mukha, nakatuon na ang kanyang buong pagkatao na papunta sa Jerusalem. Nagpaalala sa atin sa sinasabi ni Propeta Isaias, Kapitulo 50, verse 17 at 18, na kung saan naroon na ang propeta at siya at ang kanyang mukha ay nakasinto na patungo sa bundok. Kaya atin rin mabasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 21, verse 7, na ang mukha ng propeta ay patungo na sa Jerusalem. Ang patungo sa Jerusalem ay ito yung paglalakbay ng lahat ng nanalig ng palataya ng ating Panginoon na kapag ka ito'y pinagbuklod at pinag-isa, tayo ay nagiging sambayanan ng Diyos. Tayo na simbahan, eklesia, pinagtipon-tipon ng mga tao upang maging sambayanan ng Diyos ay patungo tayo sa kaganapan ng buhay na tayo ay makiisa sa ating Panginoon na naging kapiling natin. Hindi man siya tinatanggap doon sa Samaria dahil siya ay patungo sa Jerusalem sapagkat ang mga Samaritano ay kalaban sa mga Hudyo sa Jerusalem. Ngunit nagpapatuloy ang ating Panginoon na pupunta sa Jerusalem. Tayo rin ay may pinagdaanan. Marami tayong mga suliranin na ating pinagdaanan sa buhay. Kung minsan ito'y maging hadlang sa ating kaganapan, sa ating pagiging mga tao na mamuhay sa kapayapaan, mamuhay sa shalom. Ngunit nagpapatuloy tayo at magpapatuloy tayo at lagi tayong magpapatuloy anuman ang mga pagsubok sa buhay sapagkat kapiling natin ang Diyos. Kung kapiling natin ang Diyos, nariyan ang kalakasan. Kapag kakapiling natin ang Diyos, nariyan ang pag-asa sa kaligtasan. Kapag kakapiling natin ang Diyos, nariyan ang pagmamahalan. Una sa lahat, pagmamahal sa, o pag-ibig sa Diyos, higit sa lahat. At pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal sa sarili. Upang tayo ay magkaroon ng kaganapan ng ating pagkahilang na bayan ng Diyos. Kinakailangan lang na ating pahalagahan ang presensya ng Diyos na nariyan sa buhay natin. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Siya'y kasama natin. Kamanlalakbay siya. Sa panahon man ng ating pagdiriwang at mga kaganapang napakaganda sa buhay, sa panahon man ng ating mga tagumpay, nariyan siya. At sa panahon na tayo may mga pagsubok at sa mga suliranin, nariyan ang Diyos. Hindi tayo pabayaan sa ating paglakbay tungo sa kaligtasan sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Puray natin ang Diyos. Magsitay na po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, magpaumihin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagpanibagong buhay at ating pong itutugon. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang Kristiyanong sumasampalataya, naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, umunlad nawa kami sa pagiging kawangis ng iyong anak. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Sa pangitan ng anak na puspos ng kanang loob, ningin namin sa iyo ang biyaya upang makasunod kami sa kanya palagi. Ningin namin ito sa pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, lubin mong ikalugod ng aming paghandog sa at itunawa ang siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapatid, tunay na marapat ni kayo aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahihag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakahirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa namang nagsisiawit ng papuri sa himpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaisimitan ng Espiritu ng banal, makalob nito
pangpara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay, tuloy pagkabuhay ng anak, at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagpapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid naming na himlay may pag-asang sila muling mabuhay ganin lahat ng mga pumanaw. Pawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Pawanwid na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa, mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni Santa Teresita de Lisieux, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pupupuri si karangal mo sa pagitan ni anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na galing na utos at turo ng Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kamaypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun siyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilid po lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago minister pa ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lalo na ang mga may sakit at may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na October 5, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza sa naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalatian ng aming nilalahokan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo
ay kamanlalakbay tungo sa kaganapan ng buhay na dahil sa ating Panginoon na ating kasama o kapiling o kamanlalakbay, tayo'y iniligtas at magandang buhay na ganap at kasiyasya. Ipahayag natin ang pagkikisa sa Diyos kung tayo ay mamuhay sa pagmamahalan sa isa't isa. Ngayon po ang puspas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pupuspasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inagusin ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kinigunan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamta naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Paspasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Paspasan na may mga karamdaman. Sa pagitan ng bisyon nito na may maalala ang pangako na sa binyag na ikaw ang naibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming